Matuma lang bentahan ng manok sa Commonwealth Market sa Quezon City kaninang umaga. Sunod-sunod kasi ang naging pagtaas ng presyo nito noong mga nagdaang linggo. Batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, nasa 190 hanggang 250 pesos ang kilo ng manok sa mga palengke sa Metro Manila. Medyo matumal po. Abunado po kami mga retailer po. Sobra. Laki ng abono po. Eh kasi po parang first time po na sa history ng manok na ang taas po ng ngayon talaga. Wala namang magawa ang mga mamimili kundi magtiis. Pumupunta ako rito every 5 days. 230 lang dati nung huli kong punta, pero ngayon 250 na. Yun yung dala kong budget, pinagkakasya ko na lang. So kung bibilay ko ng 2 kilo, patakasyain ko na lang. Mayroon namang pumipili na lang ng mga mas murang bahagi ng manok gaya ng paa at leeg para makatipid. Ang mataas na presyo ng manok sa mga pamilihan ay epekto ng mataas na farm gate price nito o yung presyo mula sa mga poultry farm. Ngayong buwan tumaas sa pinakamataas na antas ang farm gate price ng manok sa bansa. Ayon sa mga stakeholder, nasa 137 pesos ang average na farm gate price ng manok ngayong Hulyo, pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. Kasama sa nakikitang dahilan ng pagtaas ang mainit na panahon, galaw ng presyo ng feed at pansamantalang ban ng import mula sa ibang bansa. Kanina lang, inanunsyo ng DA na nagpapatupad sila ng temporary ban sa mga import ng poultry at itlog mula sa Minnesota, USA dahil sa bird flu. The fact na, of course, naapektuhan yung ating mga broilers, as per report din ng UBRA, noong El Nino for the past 7 months. So, nag-ano sila ngayon? Nagbabawas din and they will try to recover yung kanilang production. Ayon sa DA, posible ring may nagsasamantala sa presyo dahil kahit tumaas ang farm gate price, nasa 200 piso lang dapat ang retail price nito. Kaya hindi makatarungan na may mga nagbebenta na umaabot ng 250 pesos kada kilo sa ilang palengke. Ang punteriya dito, hindi lang kasi yung nagtitinda per se, kasi sila yung nasa receiving end. Kailangan tingnan lahat yung pinanggalingan. Baka mamaya may nananamantala from the source, from the traders. Tinanggal naman ang import ban sa poultry products mula sa Czech Republic dahil naresolba na nila ang avian influenza outbreak. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.